Totoo ba na ang suicide ay hindi spur of the moment? Totoo ba na ang suicide karamihan ay pinaplano? Deliberate? Ang masasabi ko lang, karamihan. Of course, not all. Not all. But karamihan. Karamihan na pag-isipan. Or na-decide. Why is that so? Well, if you talk to the... Parang dead end eh. Parang feeling mo, wala nang wala alternative. Na. Oo, wala na. Wala ka na. Tsaka you're no good. You're nothing. You're wala ka nang good to anyone. Wala ka. Siguro yung connections mo na deeper connections are not working or wala ka nang... Kaya ang nakakatakot yung social media. Kasi yung connections na deeper, real connections are not really there. When you go to a doctor and na-diagnose ka na meron kang halimbawa depression, is that a very expensive process, doc? I don't think so. It's not. Yeah. Kasi may misconception there na pag nagpa-doktor ka, eh ang mahal-mahal. Ito, personal story. And I have an idea of how this can be resolved eventually with changing of mindsets. Okay. Yung nakausap kong young advertising creative, yung nagsabi sa magulang na may depression, sabi niya, maarte ka lang. And then eventually nag-attempt. Sabi din nila, namamahalan siya sa therapy. Sa isang hospital sa Makati daw, 5,000 daw ang isang session sa isang psychiatrist. Mahal daw, kaya hindi niya inilabas yung sarili niyang pera. Ang tanong ko dyan, ikumpara natin sa sakit ng physical. Ang pamilyang Pinoy, anong ginagawa natin kapag may sakit ang ating kamag-anak na kailangan mo ospital? Di ba mangungutang tayo? Darating sa punto na, uy, may dengue, uy, na TB or whatever, na ospital, kahit mahirap tayo, gagawa tayo ng paraan, mangungutang tayo kasi life-threatening na. Ang tanong, bilang magulang, at what point po makikita na ang mental health condition ng anak mo, eh life-threatening na pala. You will just regret not spending that few thousands to get even maybe the first few sessions. And then from there, pag-isipin ninyo bilang pamilya, baka kailangan natin mangutang ng gusto para masalba ang buhay ng ating anak. Para mapaganda ang buhay ng ating anak. Yun yung hamon, comparing to what Dr. Ani said kanina na we have to think of it as physical health. Ganun din eh. Even pati yung sa paggastos ng pagpapagamot. Sa physical health, uutang tayo. Pamilyang Pinoy, ganun yung Tito Boy, di ba? Gagawa tayo ng paraan. Right. Kahit pa paano. Pero sa mental health, yun ang tanong ko. Kailan tayo darating sa panahon na yun na, uy, anak, seryoso yung clinical depression mo. Gagawa tayo para. No, but from a government point of view, ito isang panawagan din. Na sanay ang serbisyo at ang awareness din ng public health sector ay pagtuunan din ng pansin ang mental health. Tama. Sa mga estudyante naman doon, sa mga eskwelahan, I think we have to encourage more people to go into psychology, to go into psychiatry, dahil kulang tayo ng mga psychiatrists. Pero, Doc Honey, meron akong tanong. Halimbawa ko yung 5,000 sa isang session. Sa psychology, how do you call that? You have an association. PAP, Psychological Association. Psychological Association of the Philippines. Hindi ba tayo pwedeng makiusap na at this point sa ating mga buhay, baka pwedeng ibaba muna nila ang presyo? Actually, hindi naman ganun kataas. Yun siguro na yung mataas na mataas. It's a range. It's a range. So meron namang, pwede bang... Meron ba akong 2-5, may 3? 2-5, may 3. May 1-5, may 2. May 1-5, oo. Kasi I think this needs a whole village, yes. You know, to solve the problem. Mag-alalayan tayo. Speaking of that, Tito Boy, may I just mention, there's a fascinating TED Talk about an African psychiatrist in a small African nation. He trained grandmothers. To treat depression. Wow. Kasi nga, kulang ng psychiatrist, psychologist. It will take so much time to train them and to, you know, educate them. Pero sabi niyo, yung mga lola, nakaupo lang sa bangko, have time. Retired, they have time. They want to feel trinane that importance. Trinane niya ng first aid counseling. This is the one. That's at marami na siya natulungan. Yeah. This is really why. Galing, this is why. Talk about it, Doc. Mental health first aid. I think it's very relevant and very important that we regard mental health with such a... You know, as TJ said, it has to be given respect and prioritization. It's like giving it its niche, right? Yeah. How can you be physically healthy when mentally you have all these problems already? Yeah. And not just dismiss it and not as dismiss something. It. But the thing is, it's really awareness because you're just as not in the know as the one beside you. That's why you just dismiss it. So it takes a while. We have to create awareness. We have to provide a means, and then probably
come up with a list of all the you know, help, mm-hmm. the hotlines and the helplines. Dok, yung hopeline na sinasabi niyo po, uh-oh. Paano ho ba na matatawagan yan? May number siya. May number siya. Hopeline Jean Woolborn. It's yes. Natasha Woolborn Foundation. Right. We trained the people, may manual sila, and then there are first responders. Pagtawag mo, ay, gusto kong magpakamat, yung ganon. It's called Hopeline. Just Google Hopeline. You'll find your way there. Okay? Uh-huh. You have someone to talk to. Yes. You have someone to talk to. Remember that. Yes. Dito ba, ako gusto kong nandagdag din na yung labanan natin, sa tingin ko kailangan two-pronged approach. No? So meron tayong first aid, may treatment, may therapy. But just like physical health, in the last 20, 30 years, meron na tayong tinatawag na preventive health. Yes. Diba? To be healthier. Yeah. Okay. Around the time that I released my video in February, Michael Phelps, champion Olympian swimmer, the most demented Olympian, admitted that he almost took his own life. He admitted he's been going through depression. He's been seeking therapy. But one thing caught my eye. Mm-hmm. Sinabi niya, yung ginagawa niya ngayon with this Michael Phelps Foundation, he's helping the Boys and Girls Club of the U.S. in terms of training children for grit and resiliency and emotional resiliency. Because nga, hindi natin masasabi kung sinong bata dyan ang vulnerable sa depression. Kapag dumating yung emotional stress, academic stress, family stress, pero mababawasan natin yung worst case scenarios kung mapatibay natin yung mga kabataan in terms of grit and emotional resilience. When I did more research on this, so nakita ko ginagawa ni Michael Phelps yun, merong NGO sa Australia called the Black Dog Institute. Yes. They have done a lot of work and scientifically proven work that have improved the resiliency of kids in grade school, in high school, and even college, and even in workplace. Ngayon, sa ganda ng ginagawa nila, pinasok na sila sa curriculum ng kanilang Department of Education. It's in their school system, in their health programs. Fantastic. They are focusing on stress and emotional resiliency. Kasi we can't, as parents, we can't keep our kids in a bubble forever. Right. Kahit sabi mong iwa-Waldorf kita o Montessori kita, darating ang araw na magkakaroon ng stressful situation, whether it's in work or relationships. How can they cope? How will they be stronger? Especially with the way social media weakens their defenses nowadays. Yeah.